Ano nga ba ang pinagmulan ng Kalye Pitong Gatang sa Tondo, Manila? Isa nga ba itong alamat o isang kasaysayan? Bahagi ng panitikang Filipino ang mga alamat o kwento ukol sa pinagmulan ng mga bagay, hayop, pook, pangyayari o maging pangalan na umiral noon hanggang sa ngayon. Umusbong ang mga alamat bago pa man ang pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas o panahon ng mga katutubo. Patunay na sadyang malikhain at matalino ang ating mga ninuno. Isa sa mga paboritong paksa ng mga alamat ay ang pinagmulan ng mga pangalan ng mga bayan o lugar sa Pilipinas. Kaya naman, kinagiliwan ng ilang mga tao ang ibinahaging alamat ng pinagmulan ng pangalan ng Kalye Pitong Gatang na matatagpuan sa Tondo, Maynila. Ayon sa mga kwento, ang pangunahing tauhan na si Pitong Gatang ay isang dughong bugaw noong unang panahon. Isa siya sa malakas at matapang na mandirigba at pinuno. Pinamunuan umano ni Pitong Gatang ang pag-aklas laban sa mga Espanyol noong 1587 sa Tondo. Naitaboy niya ang mga Espanyol palabas ng Tondo patungong Intramuros. Ngunit noong 1588 ay nadakip umano siya ng mga kalaban. Dinala siya sa Mexico at doon na kinitilan ng buhay. Paglipas ng panahon, ipinangalan kay Pitong Gatang ang isa sa mga kalye sa Tondo. Tinawag umanong itong Kalye Pitong Gatang. Ang pangalan ni Pitong Gatang ay ipinaghiwalay at ginawang Pitong Gatang. Tinatawag na etimolohiya ang pag-aaral sa pinagmulan, pinagugatan o origin ng isang salita. Matatandaang noong 1958 ay sumulat ang mahusay na kompositor na si Levi Silerio ng awit na Pitong Gatang na inawit naman ni Fred Panopio at naging theme song at titulo ng isa sa mga pelikula ni Fernando Po Jr. o FPJ. Sa videong ito ay nakapagbigay kami ng kaunting kaalaman patungkol sa pinagmulan ng Kalye Pitong Gatang na matatagpuan sa Tondo, Maynila. Maraming salamat!